So good evening everyone. So ngayong gabi po ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng ating beauty secret. Ayan. So ang tinutukoy ko po ay yung ginawa kong rice toner, guys. Ayan. So may rice siya sa loob. So tuturuan ko po kayo. So 5 days ko na pong gumagamit nito. Napanood ko rin po ito sa ibang mga channel sa YouTube and sa dito din sa Facebook. Ayan. So ginaya ko siya, guys. So 5 days na po natin siyang ginagamit. So nakita ko naman na medyo okay na yung mga pimples natin. May content, nagda-dry na din siya. Ayan, nagbabanish. Tapos yung ilong ko talaga, guys, marami yung kwan, anong tawag doon, whiteheads. Ayan, nung kung gaganyanin mo dati yung ilong ko, talaga masasalat mo yung mga whiteheads na nandyan. Pero ngayon, guys, sa 5 araw na paggamit ko nitong rice toner na to, unti-unti siyang nawawala. Parang wala na rin siyang mga bakas. Ayan. Ayan. So, tuturuan ko kayo, guys, kung paano gumawa nitong rice toner na sinasabi ko. So, 5 days ko na siyang ginagamit, guys. Ayan. Puno siya dati. Pero, kunti-kunti lang yung tawag doon, nagagamit ko. Kasi, gumagamit tayo ng bulak, ayan, sa pag-apply bago tayo matulog at saka pagkagising natin sa umaga, ayan. So ang kailangan lang natin, guys, ay empty bottles ng kahit na ano, guys, yung mga pabango ninyo or may mga alcohol kayong mga bottles dyan, pwede nitong panlagyan. So dapat natin siyang linising mabuti, ayan. Ito, lininis ko na siya kanina. Ayan, so ready na. Tapos, ay rice. Ayan, yung pinaka-importante dito ay yung bigas. Ayan, guys. So, ito, 6 na kutsara po yung ating bigas nilagay dito, guys. Ayan, 6 kutsara. So, yung preparation po nito, pwede kayong gumamit, guys, ng tap water, yung galing sa poso, sa gripo, or much better kung distilled water siya or yung mga mineral water para mas malinis din na. Kasi fresh yung kwan natin. So, dapat mas malinis. So, kung may distilled water kayo or mineral water, mas maganda, guys. So, ang gagamitin natin dito sa rice is, papakita ko. Wait. Ayan. So, yung rice. So, may tubig tayo dito, guys. Uhugasan natin yung rice. Ayan. Dapat uhugasan natin kasi mukha yung lilinisan natin. So, dapat hindi ni madumi yung bigas. So, uhugasan lang natin yung bigas. Ayan. Katapos nating mahugasan, itatapon natin yung tubig. So, wait muna, guys. Tapon natin yung tubig. So, ayan. So, wala na yung tubig, guys. So, kunin natin yung malinis na container kung saan natin ilalagay. Ayan. So, ilalagay natin yung bigas sa loob ng container. Ayan. So, dapat ilagay natin lahat yung bigas dito sa loob ng container natin. Dapat maghugas din tayo ng kamay, guys, ha, para malinis yung mailalagay dito sa loob kasi mukha natin yung lilinisan natin nito. So ayan guys, nalagay na natin yung bigas dito sa loob ng ating container. Then pagkatapos po nito, wait. Pagkatapos natin mailagay yung bigas dito sa loob ng container, guys, ay lalagyan na natin siya ng tubig. Ayan. So, lalagyan natin ng tubig. So, ayan. So, tama na siguro to kasi, guys. Dapat yung isang ganito, yung ginawa natin is good for
1 week ko. Kasi kapag matagal na siya, yung tubig nito, yung kwan, mangangamoy, di ba? So pwede natin siyang i-store sa ating refrigerator kung may ref tayo, guys, para hindi masyadong mangamoy yung tubig dito. So alug-alugin lang natin siyang ganyan. Tapos ibabad natin yung bigas doon. After 3 hours, pwede natin na natin siyang subukan yung ating ginawang rice toner. Ayan. So, yung rice toner natin, kapag may 3 oras na, pwede nang gamitin. Basta, tuwing gagamitin natin, alugin muna natin na ganun para yung nutrients ng bigas ay mahalo talaga dun sa tubig. Tapos, kukuha tayo ng ayan, bulak. Ayan. So, need natin ng bulak or cotton. Ayan. So, guys, kukuha kayong cotton na ganyan. So, ito yung ginawa natin, no? So, pang 4 days na nagawa natin to. 5 days pala. 5 days na nating nagawa to. So, alugin natin. Ganito yung preparation ng pagkwan nito para maging flawless. Medyo, hindi naman siya flawless na flawless. At least, siguro kapag matagal na natin itong ginagamit. So, 5 days ko pa lang siyang ginamit. So, nakita ko yung effect. So, gumawa ko ng video para may share din sa inyo yung aking karanasan about dito nga dito sa ating rice toner, guys. So, napanood ko rin dito sa YouTube at saka sa Facebook. Hindi naman ako yung una. Kaya, sinubukan ko. So, effective pala siya talaga. Kasi, nagda-dry yung mga pimples, ayan. Tapos yung mga dark spot, mawawala daw. So, try natin, 5 days pa lang naman. Pero talagang nag-dry at saka nawala yung mga whiteheads dito sa ating ilong. So, yung preparation nito, guys, ilagay natin dito sa cotton, ayan. Punuin natin yung cotton. Ganyan. Then, kukuha kayo ng kahit na anong kwan, basin or something, tapos ipahin nyo ganyan sa inyong mukha. So, 5 minutes daw, sa napanood ko 5 minutes na ganito ginagawa. So, talagang lilinisan mo yung mukha mo. Ganyan. So, dapat total, circular circular motion daw position. Sorry. Ayan. Ganyan. So, pwede mo kunin yung ulit yung nasa, nandun sa baba. Kaya matipid siya, guys. Ganito. Maglagay kayo ng kaunti dito sa mangkok or something, ganyan. Tapos ididip nyo yung, tawag doon, yung, ay bago pala kayo magganito, guys, is maghilamos kayo muna ng sabon. Tapos, ganito yung susunod na process, ayan. Lilinisan nyo lang yung mukha ninyo. Lalo na kapag pagod kayo, ganyan. Ito yung ating panlinis sa ating mukha, ayan. So, 5 minutes na ganito yung ginagawa ninyo. Linisan ninyo yung mukha. Hindi naman siguro kasama pa sa 5 minutes na pagkwan ninyo. Ayan. So, after that, guys, kapag may 5 minutes na siya, na linisin nyo yung mukha na ganito, yan, huwag kayong kukuha ng towel. Yan. Ito yung kwan natin. Talagang matipid siya, guys, sa paggamit nito kasi pabalik-balik mo lang siyang linisin na ganyan. So, hayaan mo lang siyang matuyo. Ayan. So, pwede siguro sa electric pan kayo tumutok para mas madaling mawala yung basa-basa ng inyong mukha yan, guys. So, ganun lang ang paggawa ng ating rice toner. Sana makatulong to sa mga may problema sa mga pimples para panlinis siya, guys. Maganda siya. Saka yung mga maraming whiteheads, saka blackheads, ganyan. Talagang magiging shiny yung ating mukha. Parang yung mga Korean, di ba? Yung tingnan niyo yung mga Korean
makikintab yung kanilang mukha. Parang ganon. Siguro sa mga 2 to 3 days, makikita ninyo na talagang kikintab yung mukha ninyo. Ayan. Yan yun lang ang gawin ninyo, guys. Hayaan nyo lang matuyo yung ating rice toner sa ating mukha. Hindi pwedeng punasan ng towel. Ganyan lang siya. Para ma-absorb ng skin yung ingredients na nandito, yung ang tawag doon, yung nutrients, yung bigas, para mailagay dito. Kung pawisin din yung mukha ninyo, hindi siya masyadong magpapawis kasi pinapaliit nyo yung mga pores, ganyan. So, hanggang dyan lang, guys. Maraming salamat. So, ayan. Gawa na kayo ng yung rice toner. Maganda po ito sa ating skin. Ayan. So, maraming salamat po.